Nagbike ka lang pupunta dito. Ayun. Yeah man, pag lagi naman pag wala akong kasabay, wala akong kasakay. Bike man, bike is life. Save the environment pa. Tsaka ano siya eh, nakaka-calm, especially pag gabi ka nagba-bike. Wala masyadong clutter ng tao, ikaw lang. Actually, yun yung kulang ngayon sa ibang mga tao, yung meditation. Yun yung pinapractice ko eh. Hindi lang yung meditation na katulad nung tinuro ni Buddha. Yung meditation is anytime that you get to be silent with yourself and maramdaman mo yung sarili mo. Kung nasaan ka. Kasi pwede ka meditate in motion eh, as long as you have the right breathing, di ba? Actually, yung meditation, para sa akin, siyempre madaming explanation yan. It comes from the inside. As long as you find yung parang inner peace, I think you're meditating. Yung calmness, true. Serenity. So, yun yung meditation ko. Yung, well, ako yung narinig about meditation, yung quiet ng mind mo. No? Mm. So, breathing yan, di ba? More of breathing? Anything na concerns. Kasi yun yung napansin ko kasi, yung kadamihan ng tao, they're trying to fix an inside problem outwardly. So, anything na emotional, dapat galing dito sa puso mo yun muna. You could find anything that you need within yourself. So, yung peace, happiness, love, lahat yan galing sa inner emotion. Hindi yan yung parang napanood mo, gagayahin mo. Same as with workout. If you're trying to fix your body, you have to look within yourself muna. Yung iba kasi napapansin ko, okay, may bago ako napanood sa YouTube, gagayahin ko yung workout ni ganon, ni ganyan. It wouldn't work eh. Kasi your fitness is also bespoke to you. So, kailangan, of course, aaralin mo yung inaral ng iba. Pero the most important thing na hindi nagagawa ng madaming tao, hindi mo pinag-aaralan yung sarili mo, bro. Kasi dapat, yun muna yung una mong kilalanin before anything else is it's know yourself. That's the first rule. And you cannot know yourself without silence and meditation. Kasi yun yung time na matatanong mo yung important questions na sino ba talaga ako and what is my purpose in this life? Ah, ganun. Ikaw lang makakasagot nun eh. And pag nasagot mo yung what is my purpose in life, tsaka mo palang masasagot, what makes me happy? Lalim. Yeah. Lalim nung umpisa na. Lakas yung tama nung Coke Zero. So, paano ko pala nag-start ng yung pagbubike? Well, that's one. Yung pagbubike, pagbubuhat. How did you get into the lifestyle? Yun pa yung isa kong belief eh. A lot of what defines you basically happens when you were a child eh. Sabi nila, di ba, formative years. So, yung mga bagay na deep pain and hurt, minsan yun yung magbibigay sa iyo ng purpose eh. So, going back to your question, ba't ako nagbabike ngayon? Dati nung bata ako, nagbike na ako. Kaso lang bro, sobrang taba ako talaga. Ang awkward nung nagbabike ako. So, I get teased and bullied a lot. Dati wala pa yung salitang bullying eh. Ang tawag doon, bababuhin ka lang pag nakita ka. So, pag nakikita ako, yes, mumuhay mga tao, hoy, baboy, plat yung bike mo. Things like that, di ba? Pero, as a kid kasi, dinadamdam mo yung mga ganong bagay eh. Kasi it's something na gusto mong enjoy, ayaw mo naman magpa-impress. Di ba? Kaso lang, parang offensive yung itsura mo sa tao. Kasi ngayon, bawal naman bully. Pero nung panahon natin, subukan mo nakabike ka, pumunta ka sa palengke ng tundo. Kung hindi ka makaabot ng 10 asar sa'yo bago ka makauwi ng bahay. Yung kung bata ka, iiyak ka talaga. Di ba? So ngayon, naisip ko, okay, hindi na ako ganun kataba. Magbike kaya ako ulit. So totally different experience. In-advising ako nung coach ko ni Sir Patrick Tan. Sabi niya, sige, gawin mo. So, yan. I started doing bike. Sabi niya, makakatulong yan sa cardio mo. So, pag pupunta ka sa gym, usually, nakakar ka. Pagdating mo sa gym, magwa-warm up ka pa. Pag nakabike ka, nagpunta ka sa gym, naka-warm up ka na. You save time. Tapos, na-realize ko, eto yung na-blindside ako about biking.
Nung una kasi akala ko, okay, cardio. Pero lately, nung I was into it na, meron pa lang siyang nabibigay na sense of calm and inner peace. Yun yung mas sinetreasure ko when I bike. Kasi, yun nga, when I'm on the bicycle, parang nakakapag-meditate ako. Pero hindi ba mahirap? Tangin na. Nadami kang, madami yung sasakyan sa kalsada. hindi. Hindi naman, actually. Enjoyable siya eh. Kasi, hindi ka naman yung mag-meditate. Kasi sabi nila pag-meditate, it's totally shut off everything eh. Hindi. Ang, hindi ganun yung meditation na sinasabi ko. I mean, it puts you in a place na parang totally naka-disconnect ka. So, ako katulad ko, when I go biking, I don't have my phone with me. So, wala akong masyadong distraction. Mapapansin mo to, kahit ikaw, pag naka-focus ka lang sa isang bagay, kadalasan dun ka nakakakuha ng genius idea. Yung ginagawa mong bagay is automatic na sa'yo. Halimbawa, when you're doing the shower, kadamihan ng mga geniuses and inventors, sabi nila, I got my brilliant idea when I'm doing the shower. Automatic na kasi yung movement eh. So, yung mind mo, free to think kasi yung body mo is doing muscle memory reactions na lang eh. Yun yung sinasabi kong ano, fun sa kanya. Tapos, every day is a different challenge eh. It's a different obstacle when you're on a bike. Yung iba kasi parang ang feeling nila when you're doing something is you're only using your sight and your hearing eh. Pero ako kasi ngayon, hindi na ganun eh. It starts with the feeling eh. So minsan, halimbawa, napansin ko, nung bakasyon, pag nagbabike ako, exposed ka sa environment eh. So halimbawa, nagbabike ka, napadaan ka sa depressed area, mararamdaman mo yung lungkot dun sa lugar, that kind of feeling. Hindi mo yun mararamdaman pag nakakotse ka. Kasi dinaanan ko na din yung place na yun dati nang nakakotse ako. Totally, hindi ko naramdaman yun kasi naka-focus ako dun sa sounds dun sa kotse ko tapos naka-zone out yung isip ko. Kasi pwede kang totally mag-relax sa kotse, di ba? Sheltered. O kahit may katabi kang pulubi, pwede mo siyang hindi pansinin. Pero pag naka-bike ka, ramdam mo eh. Oh, amoy mo. Exposed ka eh, no? So you become more aware of who you are in this earth. Parang ganun yung feeling niya eh. Well, ako, actually, ako nakaka-relate din ako konti kasi ako naman mountain bike. So, may mga training ako na spinning lang. So, paikot-ikot lang sa UP, ganyan. Tapos may mga ano naman ako na trail. So, pag ang difference ng sa trail, medyo ano ka, parang heightened yung senses mo kasi parang kung hindi, magkakamali ka, tatama ka sa bato. Mali yung linyang kinuha mo, ganyan. Pero pag spinning, yung mag-isa ka lang, pinupush mo yung sarili mo, ano ko sa point na medyo okay, pagod na ako, pero tuloy lang. Tapos bilang you get into that zone na tipong, okay, parang antahimik. Na-feel ko yung legs ko just doing the work, but my mind isn't really connected to my legs. Parang I'm in a certain zone. Diba? I think yun yung, ano eh, no? Parang it gives you what you're saying nga, yung peace na nararamdaman mo. Yung, tipong, minsan nga parang bigla na lang may sisipa sa akin. Nga pala, sa trabaho, ganyan. Sige. Okay. And then I would think, I'd focus on that thought. Diba? It brings out ideas talaga. Totoo siya. Then, yun yung one side nun is yung peace. Pero isa pa yung ano eh, adrenaline rush. Yun, different naman yun. Kasi, when you're doing a cardiovascular activity, which is biking, tumataas yung blood pressure mo. Tapos pag pumasok ka na doon sa fat burning zone, magkaka-enter ka sa state of euphoria. So mag-release ng adrenaline, endorphins. You'll feel good. And yun actually yung golden zone na hindi, minsan yung pain hindi mo na mararamdaman. Tapos sobrang saya nung pakiramdam mo. And I experienced that in biking, yung total acceleration. I mean, halimbawa, yung sobrang bilis ko, tapos downhill, di ba? Tapos stoplight, tapos yung, kasi pag bike, alam mo maganda sa bike, you're totally not bound by any laws. Hindi ka kukunan ng lisensya if you run a red light.
So, tatakbuhin mo yung ganun, di ba? Tapos makakalusot ka. Sobra pare, adrenaline rush. I mean, ako lang mag-isa dun sa bike, walang kumukuha sa akin ng camera or anything. Pero sumisigaw talaga ako na, woo! Dude, di ba? Yun yung sinasabi ko, yung happiness na ganun, damn, you can't buy that anywhere. And, alam mo yun, so bakit hindi ko siya gagawin? Na-experience mo ba yun sa kotse? Siguro, kung halimbawang if you're racing a race car in an open, ano, pero dito, hindi mo, di ba, i-relive mo yung mga experiences mo sa car driving in Metro Manila with this kind of traffic. Ako, hindi. Alam mo ba yung pag-traffic na ganyan? Pag bike, makakalampas ka eh. Dude, yung feeling ng satisfaction mo na nakalalampasan mo yung mga taong nakaupo na galit, man, you can't buy that. Tangin na nila. Mahala kayo dyan. Oh, di ba? May ano pala tayo, may special guest pala tayo sa gilid. No? So, kung may napapansin kayo sa video, may nag-ano dito, Sky. Hello. Say hi. Ah, Sky. This one dude that I totally missed, man. Dami naming mga ganitong kwentuhan yan. Brain talks over at Barney's dito aso. Yung ano sa Infinity noon. Ay, hindi. Oo, tama, Barney's.